Hindi mo pa rin ba alam kung anong pipiliin mo between online learning versus modular learning para sa school year na ito? Stick around and watch this video para matulungan kang makapag-decide between the two. Classes starts now! Hello, dear students! I'm Teacher Elena, and once again, welcome to my E-Class Invites, a channel dedicated to educate, to explore, and to empower through tips and how-tos for the new normal. Kung bago ka sa channel na ito, please click subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko every week. Today, I will be discussing about online learning versus modular learning. So, this school year, madalas nating maririnig ito. Pero bago natin pag-usapan yung dalawang klaseng learning styles na ito, pag-usapan muna natin kung ano ang flexible learning. Flexible learning is a pedagogical approach allowing flexibility of time, place, and audience, including but not solely focused on the use of technology. So, itong definition na ito is according to the SEMEO or Southeast Asian Ministers of Education Organization. Another definition is it involves the use of digital and non-digital technology and covers both face-to-face in-person learning and out-of-classroom learning modes of delivery or a combination of modes of delivery. Ito naman ay galing sa CHED CMO Guidelines on the Implementation of Flexible Learning. So, ginawa itong Flexible Learning Guidelines para matugunan yung current situation natin ngayon na since nag-pandemic, mahirap para sa atin na magkaroon ng face-to-face dahil risky nga, lalo na sa ating health. Okay? So, is flexible learning the same with blended learning? Personally, ang tingin ko rito is pareho lang sila. Yung blended learning kasi, ito yung term na ginagamit ng DepEd para sa elementary, high school, and senior high school. At ang flexible learning naman, yan yung ginagamit na term ng CHED for higher education. So, sa tingin ko, halos pareho lang naman ang ibig sabihin ng dalawang terms na ito. So, punta na tayo dun sa ating topic, which is online learning versus modular learning. So, karamihan sa atin, tinanong tayo kung ano ba ang gusto mong mode of learning for this school year. So, alamin natin yung mga pros and cons between these two modes of learning. Let's start first with online learning. So, yung pros and cons. Ano nga ba yung pros or advantages ng pagpili sa online learning? Easy access. So, nasabi natin easy access dahil at the convenience of your home, pwede kayong mag-aral. Provided na meron kayong internet connection and device na magagamit for this type of learning. Next is, it can be synchronous or asynchronous. Pag sinabi natin synchronous, merong scheduled day and time kung saan makakausap natin si teacher. So, si teacher ang magsaset at gagamit siya ng mga video conferencing apps like Google Meet or Zoom para makapag-interact si teacher sa inyo face-to-face using the video conferencing app. Asynchronous naman, yun naman yung mga apps gaya ng Google Classroom. So, pwede nyong i-access yung mga learning materials at your own convenient day or time. And another advantage is yung immediate feedback na pwede nyong makuha sa inyong teacher. So, bakit ko nasabing immediate feedback? Kasi
pwede kayong gumamit ng mga apps like Facebook or the Facebook Messenger para makipag-communicate sa inyong teacher, para makapagtanong kayo kung meron kayong mga hindi naiintindihan dun sa mga learning materials na ibinigay niya. So, yun yung mga advantages or pros ng online learning. Ano naman yung cons or disadvantages? Need for gadget or PC. Siyempre, kailangan natin ng device para maka-access natin itong mga learning, online learning materials. And, gaya nga na nasabi ko kanina, need for an internet connection. Kasi, halos lahat ng mga tech tools na gagamitin sa online, kailangan ng internet. And, dahil nga kailangan ng gadget, PC, and internet connection, costly siya. So, medyo magastos kapag ito ang pinili natin na mode of learning. Ano naman kapag modular learning? Sa modular learning, may mga pros and cons din tayo. Ang advantage ng modular learning is no need for device or internet connection. So, since modules nga siya, pwede siyang self-paced learning and printed or digital. So, hindi mo kailangan ng device dahil printed material siya, babasahin mo siya at your own pace. So, self-paced learning, may mga guides na doon, may mga schedule na doon per week, nakalista doon sa module kung anong dapat aralin on a weekly basis. Sa digital naman, so, pwedeng nakasave sa flash drive at pwede na lang siyang ipaprint. Okay? Ano naman yung disadvantage? Pag digital, kailangan mong i-download and i-print. So, syempre, kung i-download mo, kailangan din ng internet connection. Pero kung ibinigay naman sa inyo ng nakasave sa flash drive, ang magiging magastos lang dito ay dun sa printing. Next, pag printed material naman or printed module naman ang ibinigay sa inyo, syempre, ang risk doon is yung pag-retrieve, pagkuha ng modules at yung pagbalik or pagsasubmit ng mga activities na na-accomplish mo sa modules. So, pupunta ka sa school at syempre sa sitwasyon natin ngayon, mahirap pa rin bumiyahe dahil limited pa rin ang transportation and at the same time, yung risk nga ng lumalaganap ngayon na pandemic or virus. And then, no immediate feedback. So, sa no immediate feedback, dahil nga modules ang kaharap mo, hindi mo agad matatanong si teacher kung may hindi ka naintindihan sa lesson na nababasa mo sa modules. Unless you have a way para ma-text si teacher or pwede rin yung sa mga free Facebook Messenger. So, those are the pros and cons ng modular learning. So, nakita na natin ngayon yung difference between the two. But in the end, kayo pa rin na magde-decide kung ano yung pipiliin ninyong klase ng learning style or learning mode na gagamitin for this school year. So, i-assess ninyo kung ano yung mga resources na available sa inyo. Huwag yung pilitan na bumili ng gadget or na ng magkaroon ng internet connection kung hindi naman talaga kakayanin at this point in time. At for sure naman, yung schools, they have other options na available para sa inyo para talaga ma-accommodate kayo, matuto kayo at your own convenience. Dahil yun naman ang nire-require ng CHED or ng DepEd sa lahat ng schools today in the Philippines na walang maiiwan, di ba? No learner should be left behind. So, I hope na nalinawan na kayo between online learning and modular learning. Kung gusto niyo pang matuto ng mga tips and how-tos on the new normal class,
Click nyo lang yung mga videos na makikita nyo dito sa aking screen about the new tips for the new normal class and yung playlist for the students. So that's it. Thank you. Bye. See you again on my next videos.